Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Woo! Mga idol, so kung bago ka lang idol dahil napaklik ka dahil dun sa thumbnail tsaka title, okay, mag-comment ka na idol. At kung ano yung gumugulo sa isip mo, yung tanong mo, i-comment mo na idol para masagot natin. At kung may idea ka regarding sa topic natin ngayon idol, i-comment mo na rin, i-share mo na rin yan idol para mapaganda at ma-improve natin yung ating passion regarding sa game foul, sa ating hilig, sa ating kagustuhan, okay? So, ngayon, mga idol, sino ang kalaban na ang hirap talunin? Okay, so na-curious ba kayo mga idol? Ano ba yung unang pumasok sa isip nyo regarding sa tanong na yan? Regarding ba yan mga idol sa mga sikat, veterano, yung mga nauna, yung mga magagaling, yung mga quality ang manok? Okay, yung mga boss ba natin, yung mga idol ba natin, yung mga kumpleto ng pasilidad, at yung may mga solidong manok ba ang unang pumasok sa isip mo? O kaya naman mga idol, yung ahas, sawa sa manukan, peste, virus, sakit sa manok, o kaya mga bulutong, yan ba yung pumasok? O klema, mainit ba, malamig ba yung location nyo, o binabaha ba yung manukan? Sino ba talaga ang kalaban ng hirap talunin mga idol? Okay, so ngayon, okay, lalo-lalo na sa mga solid natin subscribers, shout out sa inyo lahat din. Magsha-shout out talaga tayo mamaya mga idol. Ngayon, bago natin simulan to mga idol, kailangan natin dito ng bukas ang kaisipan. Kailangan natin dito mga idol, think outside the box. Okay, huwag tayo mananatili sa mga nakagisnan at nakasanayan natin mga idol, kasi sadyang nagbabago talaga ang mga nangyayari at mga pag-aalaga sa ating mga manok mga idol. So napakahirap. Bibigyan ko yun ng mga example para at least ma-elaborate natin mga idol etong ating topic, okay? So ang sagot ko dyan mga idol, wag na natin patagalin. Simpleng-simple lang. Ang number one na kalaban natin, ang hirap talunin mga idol, sarili natin. Okay? So kailangan bukas ang kaisipan mga idol ha, bago ko ipagpatuloy. Then mag-share din kayo mga idol, mag-comment din kayo mga idol. Kailangan natin elaborate to. Okay? Kasi ganito yan mga idol. Nababasa, nakikita ko sa mga group, sa mga nag-PPM sa akin. Okay? Ngayon, like for example, bigyan ko kayo. Nag-alaga ng sisiu si ganito. Okay? Ngayon, ang ginawa niya, sisiu pa lang, mga bagong pisa, pinainom niya ng tinatawag na antibiotic. Wala ang sakit ha mga idol ha, napalaki niya ng maayos, okay, hindi nagkasakit. Okay? Ngayon, ang standard kasi mga idol, ganito. Halimbawa, nag-share ako, dapat ang gagawin sa mga bagong pisang sisi, huwag munang papakainin ng patuka, o ang unang ibibigay, probiotic, Yakult, pag nagdumi ng itim, doon lang natin bibigyan ng patuka. So, yan ang standard. Ngayon, dito na papasok, kukontrain tayo ngayon, nung kaninang nag-alaga, na ang ginawa niya, binibigyan ng antibiotic kasi dapat hindi binibigyan ng sisiu. Okay? So yan na, dyan na nagkakatalo yan. Since pag ginamit mo yung emosyon mo dito, idol, okay, masisira tayo. Ang kailangan natin gamitin dito, isip. Set aside natin yung emosyon, yung damdamin. Okay? Then, wag natin masyadong pansinin yung mga nakagisnan natin, mga idol. Kunin natin yung bagong idea na sinishare. At the same time, ganito, mga idol. Wag kayong mag-i-stay sa isang idea. Napakadami mga influencer, mga vlogger, ang dami magagaling na kaibigan, kakilala sa Facebook, sa group. Kunin nyo lahat ng idea na yan mga idol, pagsamasamahin nyo, tsaka nyo gawin dun sa manok. So yung idea na shinare ko, kakarampot. Pag pinagsama-sama mo yung maganda na na-share ko, kinuha mo yung sa iba, ang laki, lamang ka na idol. Okay, so yan ang binabanggit. Like for example, katulad ng pagpurga mga idol. Kasi pag nasanay ka na nagpupurga ng hapon, tapos nagpa-fasting ka, meron much better dyan mga idol. Lagi natin tatandaan, merong mas maganda at merong pinakamaganda. Okay, then syempre yung pinakamababa dyan na quality is yung maganda lang, yung sakto lang. Okay, so ngayon ganito kasi yan mga idol. Talagang kailangan natin kasi na huwag gagamitin yung emosyon dito. Kailangan natin na think outside the box. Mag-isip tayo. Then, aralin natin. Kasi ang nakasalalay dito, kalusugan ng manok mga idol. Tingnan nyo ha. Katulad nung kung comparison ng iba. Sino ba mas matibay ang pundasyon na manok? Yung sisiu na binigyan ng antibiotic na walang sakit? O yung sisiu na hindi binigyan ng antibiotic, ang binigay probiotic? Okay? So, siyempre mga idol, meron at meron talagang malaking pagkakaiba yan. Hindi mo man makikita ngayon, pero minsan, tignan nyo, yung iba, malaki, matanda na yung manok,
mga 6 months, 7 months at pataas, biglang nagkaroon ng sakit. Kasi yung pundasyon niya mismo, mga idol, hindi ganun ka-solid. Okay? So, kaya kailangan natin dito talaga ibigay yung tama sa pag-aalaga ng manok. Alam nyo, mga idol, talagang minsan kailangan natin na mag-experiment. Yung mga binabahagi, katulad ng mga sinasabi ng iba mga idol, hanggat maaari, para sa akin lang mga idol, ha, pero hindi ko kumpara, kumbaga, hindi ko inuutos. Okay, ganito yan mga idol. Pag halimbawa hindi naman natin na-experience, hindi naman natin na-try, huwag tayong mag-komento agad. Kasi unang-una, yung tanong ng isang membro natin mga idol, tanong ng lahat yun. Kaya pag sinagot ko yun, o sinagot nyo yun mga idol, sinagot ng iba, yun yung paniniwalaan. Okay, yun yung talagang minsan kukunin nating idea. Kaya yung minsan, isang tanong, kailangan ang sagot natin dyan, 10. Hanggat maaari, para at least pag nagsama-sama, maganda, solid talaga. Okay? Kasi tignan nyo, tulad nung ginawa nating content mga idol, yung pagbunot ng tahid. Ang dami nag-comment, grabe. Pero ang totoo niyan mga idol, ramdam ko at alam ko, yung iba, hindi pa nila nagagawa yon mga idol. Hindi pa nila nagagawa. Yun lang yung pumasok sa isip nila, yun yung naisip nila, nakala nila, tama. Ngayon mga idol, okay, kung yun nakasanayan, nakagisnan, ay mananatiling hanggang dun lang tayo, hindi tayo mag-i-excel, hindi tayo mag-i-improve. Like for example, tingnan nyo mga idol, yung pagpurga, okay, di ba pag nagpupurga nga, nagpa-fasting nga, okay, ang ginagawa dyan nga, 3 AM na mga idol, yun na yung bago. Okay, like for example, yung pagkukondisyon. Sa conditioning mga idol, hindi na kailangan gumamit ng antibiotic. Kasi wala naman sakit yung manok, idol. Kaya ka lang gumagamit ng antibiotic, aminin natin ang totoo, kasi natatakot ka na pagdating ng kalagitnaan ng kondisyon, kung kailan malapit na matapos yung conditioning period mo, tinatamaan ng sipon. Yun lang naman ang nagiging problem, kaya nagbibigay ka na kaagad ng antibiotic. Okay? Bakit tayo magbibigay mga idol ng antibiotic? Wala naman sakit yung manok. Ang ibibigay mo doon, yung pundasyon na malakas, at the same time, yung probiotic na lalaban doon sa mga bakterya na papasok at saka doon sa tinatawag mga idol na huwag mong pababain yung immune system. Okay? Pero, eto na naman mga idol. Sabi ng karamihan, kung saan ka nagpapanalo, ituloy mo. Pero ito yung tanong ko mga idol kasi medyo against ako dyan. Pero kanya-kanya tayo mga idol, ha. Ito kanya-kanya tayo. Ang kukunin nyo dito sa content na to, itong vlog na to mga idol, lahat ng pasok lang sa standard nyo. Lahat ng magandang idea lang. Okay? So wag nyong kukunin mga idol yung ayaw ninyo. Then basta mag-comment kayo dyan, pag-usapan natin. Okay? Bakit ayaw ko doon o against ako doon sa kung saan ka nagpapanalo, manatiling doon ang lagi mong gawin. Tignan nyo mga idol, ha. Sa game farm na limbawa, si game farm A, nagpanalo na nagpanalo yung manok. Bakit hindi nila ginagawang i-maintain lang kung ano yung linyada na meron sila sa manukan? Sa madaling salita, nag-champion sila, naging breeder sila, okay, of the year, pero bakit bumibili ng pang-infuse? Bakit bumibili pa ng ibang manok, pang-upgrade? Kasi nga gusto nilang lalong maging malakas na malakas, maging solid yung alaga nila mga idol. Okay? So bakit ka ngayon mananatili dun sa ganung procedure ng pagkukondisyon kung merong ibang paraan na pwede nating gamitin? Dito papasok yung tinatag na kailangan bukas ang isipan. Think outside the box. Kailangan open-minded tayo. Huwag yung agad, katulad na itong content na to, clinic mo, pinanood mo. Ngayon, simula pa lang ng pagpindot mo, negative na yung isip mo. Kontra ka na din sa content na to. Ngayon, ang magiging outcome, kahit na anong ganda nang sabihin natin, negative ka. Kasi, nagsimula ka sa negative. Lagi niyong tandaan mga idol, negative think equals negative result. Dalawa kasi ang isip natin. Okay? Isang positive, isang negative. Normal yan. Pero tandaan niyo mga idol, ha, wag na wag nating gagamitin dito ang emosyon. Tanggalin muna natin to. Ang kailangan natin para matuto, mas mag-improve tayo, dito muna tayo mga idol. Ito, pairalin natin. Hayaan mo yung damdamin muna. Like for example, katulad ng mga sinasabi nung iba. Ganito.
vlog ka ng vlog. Samantalang yung manukan mo, yung kulungan mo, ang pangit naman. Wala akong magawa mga idol, kasi pera yung problema. Kaya kong pagandahin yung kulungan ko. Kung mayroon akong financial, ang problem, wala akong pera eh. Kaya tsinatsaga ako ganun. Pero saan ako bumabawi? Siyempre, sa suplemento na binibigay sa manok. Okay? So, siyempre, ang banat natin doon para makabawi tayo ng konti, eh, ibibigay mo yung talagang dapat na pag-aalaga sa manok. Huwag mong titipirin. Pangit na nga kulungan mo, titipirin mo pa, parang sa akin, di ba? Ngayon, may tinatawag pa mga idol na serious breeder. Pag nag-serious breeder ka, kailangan ang gagamitin mong linyada 100%, 200%, 300%, o gusto mo 1,000% na quality na talaga yung gagamitin mo. Kasi serious breeder na tawag doon mga idol. Okay, bibili ka ng mga tryo na talaga sa mga game farm na talaga. Doon ka na ngayon magsisimula. Pero kung katulad nga nyan, isishare ko, ganun ang gagawin, serious breeder. Eh hindi nga muna ma-acquired. Hindi muna nga ma-reach, hindi muna nga kaya ng iba. Tulad ko nga, kulungan lang, di ko mapaganda, di ba mga idol? Okay? Pero ang ating punto dito, since ang sarili natin ang kalaban natin, minsan isishare ko ganito yung idea mga idol. Ayaw naman tanggapin ng iba, pero hindi natin dapat ipilit. Ang tawag dito mga idol, share ng idea. Basta ako nagsishare, then kung ano yung dapat, yun yung paninindigan natin, yun yung ipapaliwanag natin, yun yung i-elaborate natin. Nasa sa kanya-kanya na tayong decision making na gagawin para sa ating alaga mga idol. Okay? So, sabi ko nga mga idol, katulad nyan, maraming nagbibreed. Okay? Ang gagawin dyan sa tandang, tsaka inain, pupurgain, papaliguan, tuturukan, tapos sasalang na. Okay? Then, lumabas yung sisiw, okay. Lumaki yung manok, okay. Okay? So ngayon, nanalo, okay. Oh, pero kung titignan natin ha, yung salitang maganda, mas maganda, pinakamaganda, super pinakamaganda, o kung ano pa yung dapat, comparison tayo mga idol. Ganun yung sistema ng ginawa niya. Eh dapat ang gagawin dyan, una, kailangan muna natin yan na, na tinatanggal yung tinatawag na mga internal ng problema sa manok. Kaya tayo nagbabakuna sa tinatawag na priming. Bago ka mag-breed, mag-priming ka muna. Ngayon, meron akong content dyan mga idol ng priming, 30 days yan. Okay, gumagamit ako dyan ng Ornestat para pag ginagat ng lamok sa oras ng nakasalang na sila, hindi magkaroon ng avian malaria. Malaria, okay? Kakamali tayo. Then, gumagamit ako dyan ng mga pampa libido sa tandang. Yun yung testosterone. Gagamit tayo ng egg 1000, gagamit tayo ng ibang patoka sa tandang, ibang patoka sa inen, gagamit tayo ng mga suplemento na hinalo sa tubig habang pina-priming. Lilinisin mo yung internal, lilinisin mo yung external. Talaga, priming talaga, kompleto. Basta may kompleto ako dyan na content. Babakunahan mo pa yan. Tara, yung daladala ng tandang at saka ng inahin, hindi niya maipasa dun sa sisiw. Talagang totally malinis yung materials. Okay? Kasi mga idol, yung magiging anak niyan, yan yung gagamitin mo na panglaban or materials. Kung lalo kung nagpapapuro ka. So, number one mga idol, yung sisiw, dyan nakasalala yung tinatawag na pundasyon mo. Yan yung baseline. Okay, nagagamitin mo ngayon. Okay, so given, kailangan ang pundasyon solid. Kaya tignan nyo mga idol, ang tawag sa bahay, pundasyon, halige, baseline. Okay, kasi yan ang magdadala para hindi magiba, para hindi mabuwal, hindi bumigay yung bahay. Yan yung ibig sabihin pagdating sa ating game foul. Pundasyon, foundation line, baseline. Okay? May mga tinatawag na seed foul, may mga tinatawag na battle cross, toway cross. Okay? So marami yan mga idol. Ngayon, ganito yan mga idol. Okay? Ito yung problema sa sarili natin eh. Pagkalimbawa, may mga nag-share, huwag nyong i-disregard agad. Huwag nyong tuldukan, huwag nyong komentan kung hindi nyo naman nararanasan. Okay? Mas maganda mga idol, gawin mo, itry mo, i-experiment mo, pero hindi pa dyan nagsasucces sa tatlong yan mga idol. Ulitin mo, okay? Pag nalaman mo yung pangit, mag-a-adjust ka para ma-improve mo.
pag nalaman mo yung maganda, mas pagagandahin mo para mas mag-excel ka sa pag-aalaga ng manok, and ang nagbe-benefits yung ating alaga. Kaya tignan nyo ha, katulad ng mga sinishare natin na andami, okay? So ngayon, normal yan, kanya-kanya tayo ng komento, okay? So respect lang, syempre, para sa lahat, okay? Ngayon, eh malaya kayong mag-comment ng kahit anong gusto nyo mga idol. Pero, ano ba yung motto ng mga sabungero? Maginoo. Huwag natin sirain yan mga idol, kasi iisa lang hilig natin. Like for example, ako sinasabihan ng ganito, ganyan, ganon, ganyan, ganon. Oh, damay-damay yan mga idol. Pero kung halimbawa, ako sinabihan ako na, oh, yan, nagmamanok yan si Demo Malupet. Nagmamanok yan. Pero hindi niya napapabayaan yung anak niya, ganto, ganyan. Okay? Kasi, isa pa mga idol ha, idagdag natin dito yung online. Oh, mahirap talunin yan, mahirap talunin yan mga idol. Kailangan marunong kayo magdisiplina, marunong kayo mag-control, kailangan madiskarte kayo dyan. Okay? So ngayon, dadagdagan ko lang ng tip yung mga idol, lalo yung mga naglalaro. Ako naglalaro din, pero unahan ko na kayo mga idol. Kasi baka may mag-comment, kung magaling ka, magturo, kung ano yung mananalo sa online, ba't di kayo umaman? O, dahil nasasabihin sa akin, ba't hindi ikaw na lang gumawa yan, marunong ka pala. Okay? So marami pa yan, pero mga idol, negative yan eh. Doon tayo sa positive. Doon tayo sa positive. Dignan nyo ha. Pag alimbawa mga idol, yung mga tip na masishare ko sa inyo, mahiwaga yung ano eh, bunganga ng mga MC, ng mga announcer eh. Pag alimbawa binabanggit nila, alba, nananalo yung tinatawag na wala, sunod-sunod yung wala. Pag once na binanggit nila yan, automatic natitigil, napupunta sa meron yung panalo. So abangan nyo yan. Pangalawa mga idol, okay, titignan nyo yung kilos ng manok. Kailangan gising. Okay, kasi diba nagpiprikon tayo, nagkukondisyon tayo, yun ang gusto natin. Kailangan gising. Tignan nyo yung buntot ng manok, tignan nyo yung balahibo. Kung sino yung mas mahaba, kung sino yung mas matanda ang dating, yun. Yun ang pipiliin natin. Pagsama-samahin nyo yan mga idol. Siyempre, titignan nyo din yung tinatawag na pangalan ng game farm. Actually, lahat sila big time, pero mayroon talaga dyan mga kilala. Okay? Then, kailangan mga idol, titignan nyo yung regla din. Okay? Titignan nyo din yan. By the way, hindi yan yung topic natin mga idol eh. Tsaka ayoko magturo ng ano, ng masyado sugal. Kasi, ano to eh, sports natin to eh. Okay? Focus tayo dun sa ang kalaban natin, sarili natin. Okay? So ayan, pagkalimbawa mga idol, ito lang. Katulad kasi ng ano yan mga idol eh, katulad yan ng sakit. Okay? Pag halimbawa may sakit tayo, tingnan nyo mga idol ha, may sakit tayo. Ngayon, ang talagang gamot sa mga sakit, dagdag ko mga idol, is natural. Mga dahon, gulay, prutas, yan talaga gagaling ka talaga dyan. Pero, ang kalaban mo rito, sarili mo. Ang problema, pag di mo kaya yung lasa ng gulay, hindi mo kaya yung lasa ng dahon. Sariwa kasi yan mga idol, hindi yan yung mga nilalaga, pinapakuluan, mamamatay yung enzyme niyan mga idol. So sarili mo lang kalaban mo dyan. Pag mahina yung panlasa mo, pag di mo kaya, ngayon mas gusto mo yung instant and quick, pero di ka naman gagaling, maintenance lang yan. Ngayon pag once na ininom mo yan, tatanggalin yung kirot, pero hindi marirepair yung problema ng sakit mo. Lahat ng mga nagme-maintenance ng high blood, habang buhay magme-maintenance yan idol. Pero kung gusto mo gumaling, okay, ang gamitin mo dyan, yung mga dahon, gulay, prutas. Meron ako nyan mga idol, content, pero hindi natin ipo-focus totally yan. Okay? Ngayon, walang pipigil sa gusto mo kasi malaya ka gumawa. Pero, dalawa nga yung isip natin, negative, positive. Kahit anong ganda nang isishare natin, kung ang pagkatao natin is negatibo, talagang kumukontra, ayaw tumanggap, mahirap yan. Okay? Ngayon, sa mga nakakaintindi ng mga binabanggit natin mga idol, talagang mas mag-i-improve pa kayo. Okay? Like for example, mga idol ha, marami kasi. Kaya pag halimbawa, sa isang experience kasi mga idol, huwag tayo kaagad doon magtutuldok na yun na yun. Maluluma, iiwanan tayo ng panahon. Okay? Marami kasi yan eh. Bakit ako? Pinalaki ko yung manok ko. Ang
painom ko tubig lang, okay naman. Pero kung ikukumpara mo yan doon sa binigyan ng Bitmin Pro, probiotic, sino mas okay? Meron kasi mas okay, meron talagang pinaka-okay. Okay, alam nyo mga idol, talaga ang sikreto lang sa pagmamanok, sapat na oras. Sapat na oras, tamang pag-alaga, tamang suplemento, pero oras talaga. Kaya tignan nyo mga idol, yung iba, kahit tubig lang yung ipainom nila sa sisiw, hanggang paglaki, okay. Kasi nga, naalagaan nila ng tamang oras. Yung iba naman, binibigyan ng tinatawag na mga kung ano-ano suplemento, pero kulang naman sa oras. Kaya, nagkakasakit pa rin yung sisiw. Ganun kakomplikado yan eh. Kaya, pagsama-samahin mo yung package na yan, idol. Tamang oras, quality time, tamang pag-alaga. Basta huwag tayong mananatili sa isang idea. Aralin natin ang aralin. Okay, aralin natin aralin. Okay? Tapos yung mga, alam nyo mga idol kasi, may mga talagang bagay na mga side effect, bad effect, good effect. Meron lahat yan. Walang perfect talaga mga idol. Okay? So katulad nung kung ikukumpara mo yung pagputol ng tahid, lagariin mo. Okay? Yung hindi pa ganun katanda, mga 9 months, lagariin mo. Magmumukhang matanda kung iko-compare mo sa binunot. Pero ang kagandahan ng nilagari, kahit mga ilang araw, pwede mo ispar. Ang problema dun sa binunot, hindi mo pwede ispar. Malambot pa yun, sariwa pa yun, kasi binunot mo eh. Okay, ang purpose naman nun mga idol, kung ikaw, may pinaghahandaan na maglalabang ka ng istag, pero kak na yung manok mo. Okay? Ulutan, maganda yan talaga. Pero sa mga big event derby, di naman nagagamit yan kasi timbangan yan, idol eh. Alam naman natin yan. Katulad ng sinasabi, pandaraya daw yung ginagawa ko. Hindi pandaraya yan, idol. Ang pandaraya, yung babalian mo yung manok. Yung dadayain mo yung kalaban. Okay? So, ayun eh. Hindi nyo pa kasi masyado nararanasan yung iba eh, yung mga nagko-comment eh. Sa ulutan, kung naranasan nyo mag-ulot, ang tawag dyan mga idol, ubod ng sinungaling. Hindi ka veterano mag-uulot kung hindi ka ganun. Pagka veterano ka nag-uulot, ubod ka ng sinungaling. Okay? Wala ka nang sinabing maganda dun sa manok mo. Ngayon may bago dyan mga idol na tip. May bago dyan. Pag nag-uulot ka, hindi na ganun. Bago na ngayon mga idol. Okay? Yayabangan mo yung uulatan mo ngayon. Para mayabangan, para pumayag. Try nyo, effective. Tapos, kung gusto nyo makalamang sa pag-uulot mga idol, kukumpletohin natin tong content na to. Kung ulutan ha, abangan mo yun late. Abangan mo yun late dumating. Yun yung ulutan mo. Stress pa yung manok, di pa nakakapagpahinga. Hamunin mo agad. Okay? Ganun lang yan. Okay? So, ang hirap kalaban ng sarili mga idol. Lalo pag kalaban mo na sarili mo, ginamit mo pa yung emosyon mo, wala na, damay-damay na yan, ang hirap na. Kahit anong ganda na sabihin natin, wala, di papasok yan. Think outside the box para madami tayong matutunan. Kasi mga idol, pagka puno na yung baso, kahit lagyan mo ng laman, hindi yan malalagyan. Kasi puno na yan. Try mong butasin, try mong buksan, try mong lumabas yung kaisipan, try mong bukas ang kaisipan. Yung mga bagong idea na naibabahagi, papasok, dagdag mo sa kalaman mo, kuha ka ng kalaman sa iba, dagdag mo ulit. Grabe. Yan ang mga pang long run, mga idol, na diskarte. Kaya, sa mga iba, pagka halimbawa nagko-comment, naranasan ko yan, mga idol, sa mga group, sa mga page, sa mga Facebook. Alam mo ang ending pag binanatan natin ng mga malalalim na term? Eto yung ending eh. Bakit? Ilan ba manok mo? Lumabang ka na ba sa big event derby? Ilan taong ka na ba nagmamanok? Di ba? Alam mo yung ganung banat? Below the belt eh. Hindi nagiging healthy discussion eh. Doon sa topic na pinag-uusapan, personal yung tanong eh. Pero doon mo malalaman na veterano ang isang kaano mo doon. Discuss mo sa isang topic mga idol pag palitan ng idea, share katulad nito mga idol, ano mas maganda, sagupaan si Electrogen o yung battle cock ng Bitmin Pro? Kung ang ginagamit mo sagupaan, ipaglalaban mo. Kung ang ginamit ko Bitmin Pro,
ipaglalaban ko. Pero doon lang tayo mag-tatopic doon sa usap na yan. Huwag mong tatanungin kung gaano ko katagal nagmamanok. Huwag mong tatanungin kung gaano kalaki manukan ko at kung gaano kadami. Okay? Mag-focus tayo doon sa topic. At gagawin natin, share-share ng idea. Hindi ko pinipilit yung sa akin. Share-share ng idea. Nasa iyo kung kunin mo or hindi. Okay? Ngayon, syempre, sa sagupaan na si Electrogen, mga idol, wala naman nakalagay na probiotic. Eh, yun ang number one na kailangan natin. Eh, dun sa Bitmin Pro meron. O di yun ang bibili natin, yun ang gagamitin natin. Eh, kung sa susunod, meron na naman mas maganda na lumabas na produkto. O di yun na naman ang itatry natin. Pero hindi natin tutuldukan agad na mas maganda yon, kasi meron dun nakasulat na ganito. Itry mo muna, gawin mo muna. Okay, ikumpara mo, experiment mo. Pag nakita mo kung saan mas maganda, gamitin mo sa manok. Pag napatunayan mo na okay, i-share mo sa tropa. Ganun yon. Pero kung halimbawa, mga idol, eh, na-try mo, ganun. Tapos, nag-share ka. Ngayon, nung ibinahagi mo, yung hindi nakatry, kinontra niya. Hindi pa naman niya natatry. O, decision making niya na yon. Nasa kanya na. Okay? So ngayon, nasa kanya kung mag-i-improve siya or hindi. Pero sure ako, mapag-iwanan ng panahon. Maluluma ng panahon yung mga ganong idea. Kaya kailangan natin dito, wala sa edad yan, mga idol. Kasi, hindi lahat ng mas bata sa akin, matalino ako. Hindi lahat ng mga baguhan, alam ko at ako yung ahead. Hindi rin. Hindi, mga idol. Okay? Meron alam yung mga bago na hindi ko alam. Kaya nga, yung ginagawa kong ganitong content, mga idol, sa inyo natututo din ako. Yung mga comment, yung mga sinasabi, yung mga nag-PPM, natututo din ako. Okay? So doon, ina-apply ko din. Hindi lahat alam natin yan. Okay? So katulad ng mga veterano, hindi rin nila alam lahat yan, mga idol. Meron tayong alam na hindi nila alam. Ngayon, ang pinaka-the best na gawin, hindi makipag-argue, kundi makipag-share ng idea. Okay, pag may nasabi maganda, kunin mo. Yung pangit, huwag mo na pansinin. Pangit na nga, papansinin mo pa. Tapon mo na lang. Yung maganda lang kunin natin. Okay? O yan, mga idol, ha. Since napag-usapan natin yan at nagustuhan mo, mag-like ka naman, mag-share ka naman, okay? O shoutout tayo ngayon, mga idol, para sa lahat ng mga kaibigan natin. Sa lahat ng mga tropa natin, yung mga solid-solid natin mga subscriber, okay? So, shoutout tayo kay Spock the Explorer. Pasyalan nyo, mga idol, yung kanyang YouTube channel. Dahil siya mahilig sa manok, maraming manok, maganda yung manukan niya sa Iloilo. Actually, mga idol, kasama ko siya dati nung nagpunta kami ng Bacolod. Sa Barangay 39, malapit sa Libertad, Palengke. Okay, malapit sa Smith. Yung Smith, mga idol, yan yung bilihan ng mga manok. Okay, may tinatawag na ano dyan, Robinson na pinapatayo yata dati dyan. Oh, grabe! Lakas ng hangin, mga idol, natumba yung bike natin. Kawawa naman. Body ko yan. Laki ng utang na loob ko dyan, mga idol. Kasakasama ko yan. Okay? Ako talaga, mababaw lang kaligayaan ko, mga idol. Kaya, muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga solid na subscriber. Sa mga bago na ngayon lang napaklik dahil sa thumbnail, sa title natin. Okay, so sana, idol, subscribe ka na kasi para ma-shoutout kita sa susunod. Then, kalkalin mo lahat ng mga content ko. Ang dami. Promise. Talaga magaganda. Makakatulong lahat ng content na ginagawa natin. Okay? Then, para ma-update ka sa mga gagawin ko pa, mga idol, is ano, pindutin mo yung bell button. Pindutin mo yung notification bell dyan. I-all mo siya, mga idol, para makita mo lahat. Okay? Then, shoutout tayo kay Peter Paul Mesa, Michael Jason Royo. Okay? Romar Abaniles from Bacolod. Okay? Then, Hugas Par Jr. Kahugas. Then, shoutout tayo kay Dexter Balignasay from Bacolod. From Tugigaraw. Lakay, kumusta? Then, Brian Vista, Jason Rial, Yajra Chong, and Cool Dudes 31, Gerald Talaga, and shoutout kay Enrico Tagaw, then Dom TV. Wow, grabe, idol ko tong, galing mag-vlog na ito, mga idol. Solid, buhay na buhay, gising na gising, galing pa magano, edit, galing talaga, idol to. Then shoutout kay Danny Epe, and then shoutout kay Chard Cabalbon TV. Ito yung isang tropa na magaling magturo paano magtari, mga idol. Okay?
talagang pasyalan nyo yung kanyang YouTube channel. Ang galing talaga. Pag kayo masipag manood, aralin nyo, bumili kayo ng tare, subukan nyo. Kahit di na kayo siguro mag aral ng talagang yung face to face, matututo talaga kayo. Ang galing. Okay, then shout out kay Paul Gerald Casabal and Calzada Moto TV. Salamat, salamat sa inyo lahat mga idol. Thank you very much talaga. Okay, so kung meron akong mga hindi nabanggit na mga bagay-bagay sa mga solid subscriber natin, mga idol, kayo yung ano, kayo yung mag dugtong, kayo yung magpatunay sa iba. Then sa description box, mga idol, basahin nyo, dahil kukumplituhin ko dyan yung mga bagay-bagay na hindi ko nabanggit sa ating vlog. Okay, so pasensya na dahil ako, tinatawag ako ng kalikasan, mga idol. Uwi muna ako dahil kakaut lang natin sa trabaho. So wala tayong ibang ano location, wala tayong ibang venue na mapag-vlogan talaga. So dito muna ako nagba-vlog talaga, mga idol. Kaya pasensya na talaga kasi ito yung pwede natin gamitin na ano location para makapag-vlog tayo. Kasi ang nagiging problem kasi, mga idol, maingay dun sa Bandaron, wala namang ano. Pero pag nasa Manukan ako, dun tayo. Pero pag may time at nakabuelo-belo tayo, mga idol, basta improve natin yung mga ano, yung mga background natin. Kaya pasensya na yung mga nagko-comment na ano, pasensya na, pero basta babawi tayo, mga idol. Maraming salamat, maraming salamat. So gaya ng dati. Okay, so comment kayo, mga idol. The more na mas maraming comment, the more na mas masaya, the more na mas ma-elaborate natin yung topic na pinag-uusapan. So focus tayo sa topic, comment tayo dyan, then pag-usapan natin. Mas maganda sa comment box tayo mag-usap. Okay, so maraming salamat. Until next time, happy breeding, more victory champ.